Thank you very much, Paradiso, for giving us this opportunity to further introduce the successful venture of the dragon fruit industry. Alam ko po na dito sa Tagaytay, marami na rin po tayong mga dragon fruits, especially in Cavite po. As a matter of fact, Cavite po ang kay Dr. Tepura po. Siya po ang talagang nabigyan ng privilege na nag-research ng dragon fruit industry sa Pilipinas po. And kung may mga katanungan man po tayo, we can always refer it to him because he is an authority, we would say he is an authority on the dragon fruit culture and management. As well as of course, ang ating UP Los Baños po. Nag-umpisa po tayo sa hindi po natin alam kung saan ang patutunguhan ng dragon fruit. Meron man po tayo noon, but then, hindi rin po natin alam kung ano nga ba ang may bibigay sa atin ng dragon fruit. Because the first time I ever saw a fruit sa may Rostans, noon po, nakikita lang po natin yung dragon fruit sa mga high-end malls. So, you would find it at Rostans, you would find it at Rockwells, and it would cost you something like about 450 to 500 pesos per kilo. Sa ating mga magulang, kung nakikita po natin yung ganun, sasabihin natin, of course, mas unahin natin yung bigas, di po ba? Kaysa yung isang prutas or dalawang prutas lang po sa isang kilo. But then, kung nalalaman po sana natin noon na ang dragon fruit ay napakadaming health benefits na nabibigay po sa atin, I'm pretty sure na no, maski gaano po siguro kamahal, any parent would really dive into buying one for the sake of the health of a child. I'm not an agriculturist, neither was my husband. And we were not even born on a farming family. Wala po kami talagang kaalam-alam. But then, because of sa pangangailangan, meron po kasi kaming anak na cerebral palsy. Na ang problema po niya is constipation, seizures, and spasticity. What happened was, I have a staff na ang anak po niya ay nasa Macau. And yung anak po niya ngayon, ang inaalagaan po niya is a cancer patient. And the fruit that was recommended to her by his doctor is dragon fruit. All other fruits, wala po, except dragon fruit. Bakit nga ho ba? It is because the dragon fruit is very rich in antioxidant. It's very rich in lycopene, such that it prevents the metastasization of the cancer cells. When this lady came to know na yun din ang kailangan ng anak ko sa constipation problem niya para ma-relieve, she recommended the fruit to us. And when we started giving her the fruit, we tried it on her. And mind you, it did work like magic. So since then, napag-isipan po namin na magtayo lang po ng backyard. Backyard lang po. We never wanted to go really this big. Para lang po sa aming anak. But realizing that there are a lot of people na may anak din na gaya namin, and realizing that there are so many old people na talagang nahihirapan na rin po sa pag-move, so we decided to move on a 1 hectare area at our farm. But the 1 hectare area wasn't enough. So it has expanded and expanded and expanded to a point na we have really gone advocating the dragon fruit industry nationwide. Another reason is, it solves the problem of poverty. Nakakapagbigay po siya ng mga magandang kinabukasan. Dahil, pag tayo po ay nagtanim, ito po ay low maintenance lang po siya. Hindi po gaya ng ibang crops natin na kailangan mong diligan every now and then, kailangan mong spray every now and then, kailangan mo siyang anihin every now and then, magtatanim ka ulit. Ang dragon cactus po ay hindi. You only plant once, the rest of for a period of 50 years. So hanggang apo na po natin, they will be enjoying the harvest of what you have started for them.
That's why I am always encouraging the younger generations. And I am always leaving it a challenge to the younger generation. Gusto ba ninyong makita na mas uunlad ang bayan natin? So, develop natin yung mga barren lands natin. Ang dami nating mga areas na hindi man lang sila nagagalaw. Bakit? Alam natin wala tayong pwedeng itanim doon. Whenever we advocate this, we always recommend, don't touch your rice land, don't touch your corn land, don't touch your vegetable areas. That's the areas that you haven't topped. Kasi yun po ang nagbibigay. It will even compensate your earnings from your rice land, from your corn land. Why? Sa isang hektarya po ninyo na aalagaan natin, which a woman can even do. Isang hektarya lang po kayang-kaya ng isang babaeng alagaan. Ang hindi lang po namin kaya doon yung magbuhat ng poste at magtayo ng poste. Pero pag nandyan na po lahat yan, pag-alaga, pag-trim, pag-culture, pag-weeding, pag-dilig, kakayanin na po natin yon. Kasi very low ang maintenance. Hindi mo siya araw-araw binibisita. Hindi mo rin siya araw-araw dinidiligan. You only water them at least 10 to 15 days. Every 10 or 15 days. And with your 1 hectare, mind you, para ka na rin nag-OFW. Because it gives you, embarking in a 1 hectare area will give you a very promising 1 million income per year. And that is just 1 hectare. There are 2,500 posts in 1 hectare. But if you do wish na mas maluwag ang daanan mo, then you can have a 2.5 by 2.5 distance, or you can have a 3 by 3 distance. Ngayon po, why do we recommend the 2 by 2? Dahil po sa off-season fruiting natin. We can maintain our fruit supply even during off-season, which is in the month of December up to April. Paano pong gagawin natin? Ilawan lang po natin sila. Dahil, you must remember that cactus are daylight-loving plants. Ibig sabihin po nun, pag hindi po kumpleto yung araw nila, hindi din po kumpleto yung photosynthetic process nila, kaya hindi rin po sila nakakapaglabas ng bulaklak na siyang maging bunga. So, sa aming farm po, meron po kaming prutas maski the month of December hanggang April kasi kami po ay nag-iilaw. And prutas po natin sa off-season, yung month of December to April po, doble po yung presyo kaysa season fruit. Kasi ang season fruit po natin, napakarami po yun. In the past, nagiging problema po ng mga ibang growers kung saan sila magbebenta. Hindi lang po nila matap kung saan ang market nila. But then, sa ngayon, meron na po tayong export. We have already started exporting to Canada. And at the moment, under negotiation na rin po ang Australia. Because Australia has already approved the importation of dragon fruit just last January. So Vietnam nakapag-umpisa na po. Tayo hindi pa rin po dahil kulang na kulang po tayo sa prutas. So when you say magtatanim ako saan ko ilalagay yung prutas ko. And because of that, doon din po ako na-challenge why I had to do some innovations on the fruit on the tree itself. And for now, we were able to have a lot of products, processed products out of the dragon fruit. Wala na pong tapon ngayon, that's why I have called it the vine of life. Sa isang puno mo na nagbibigay ng 30 to 50 kilos sa isang harvest season, which is in the month of May to November, sa 30 po na kilos na, mabibigay po niya, at ito'y mabebenta po ninyo ng tig 100 pesos man lang, you already have 3,000 per post. So sa 3,000 per post na 2,500 ang poste mo, magkano na po yun? That is something. Ginamit po ninyo yung inaayawan na lote, inaayawan na parang mountain, parang wala kang pwedeng itanim. Ginamit po ninyo yon. You made something out of it, and may natulungan pa po kayo. Hindi lang po isang pamilya,
even the whole community. Why the whole community? Because you have provided a healthy food for them.